Hello, Mama Rings. Welcome back again to my channel. For today's video, sasagutin ko yung isa sa mga madalas na tanong na nababasa ko sa my comment section. So, ito yung tanong, is a bank statement or account required for a US visa? So, okay lang ba mag-apply ng US visa kahit walang bank account? Yun yung mga tanong na madalas kong nababasa at pag-uusapan natin yan. Okay? Bago tayo mag-start sa topic natin today, gusto ko lang sabihin sa inyo na meron akong mga ginawang videos based on sa my experience sa pag-apply ko ng tourist visa, sa immigration na din, and sa interview experience. So, kung interesado kayo, mga Marengs, i-check nyo lang yung link sa my description below. So, gumawa din ako ng mga videos, short videos about sa mga sagot ko sa mga tanong nyo sa comment section. Madalas kasi is pare-pareho lang kayo ng mga tanong, guys. So, kung interesado kayong malaman kung ano yung mga yun, check nyo lang yung link sa my description below. Okay, so now let's go direct to the point. Back to the main topic. Is bank statement required for a US visa? Or meron din nagtatanong na okay lang po ba na mag-apply ng US visa kahit na walang bank account? Actually, may nabasa din ako sa comment section na kahit ipakita na lang daw yung cash. Okay, so eto yun, guys. Ganito yun. When you are applying for a US visa, there are number of requirements that you must be aware of. So, depending on the type of visa that you are applying for, you are likely to need to attend an interview at the US Embassy. And in most cases, you will be required to provide financial evidence that you can afford to visit in US in the form of bank statement or bank account. So, different type of visas requires different documentation. So, for example, guys, kung mag-apply ka ng student visa, syempre, i-require ka nila na mag-provide ng proof of university or college offer. Something like that. And then, in addition to that, you need to provide financial proof that you can afford to live in the US during tour period of study, and that you can afford any student fees that you are applicable for your course. So, ganun yun, guys. And then, move forward, if you are applying for B2, yes, guys, you have to provide a bank statement or bank account. So, though based on my experience, hindi ako hinanapan ng bank statement or bank account nung time na nag-a-apply ako. So, case-to-case basis, guys. But then, meron pa rin akong pre-prepare na bank statement or copy ng bank account with me during my interview. So, I suggest, guys, na better na mag-prepare ka ng bank statement for your US visa application. Kasi, guys, yung bank account or statement, this will show you that you are financially capable of traveling to US, that you can financially support yourself throughout your stay in US. Okay? So, clear tayo doon. Kailangan talaga, guys, na mag-provide ng bank statement. So, yung mga travelers na hindi na kailangan mag-provide ng bank statement, ito yung mga nag-enter sa US as ESTA. Ito yung visa upon arrival. So, for short visit as tourism, and you will not be asked to provide financial statements. Ito yung mga travelers from Australia, like that. ESTA yung enter mo, then hindi ka nahanapan ng immigration ng financial documents. So, sa Pilipinas, hindi applicable ang ESTA. Mga Philippine passport holder. Okay? So, asa ka. So, sila yung mga travelers na exempted for this. But for Filipinos, no, guys. So, nire-recommend ko is mag-provide pa rin kayo or mag-prepare ng bank statement. Kung wala ka pang bank statement sa ngayon, then start na mag-apply ng or kumuha ng bank account. Okay? And then, lagyan mo ng pera, and then after 6 months, try to apply for a US visa. Okay? Yun lang yung solution doon.
right? And ayun lang ang masasabi ko about sa sagot ko question na to. And this is only based on my knowledge and experience. So guys, gusto ko lang i-remind sa inyo na hindi ako visa expert. So lahat ng sinishare ko dito is based lang on my experience and as to my knowledge. Yun lang guys. Guys, na gustuhan nyo itong video na to at nasagot ko yung tanong nyo about this matter. And nagustuhan nyo, please click like. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe din, subscribe to my channel. And kung may mga question ko, just comment below at sasagutin natin yan guys. Sana may nakuha ko yung information about this. Sana nakatulong ito sa inyo, okay? So, thank you for watching and see you on my next video. Bye!